Nel, anong oras lumapag ang eroplanong sinakyan ni Pangulong Marcos at ang kanyang delegasyon? Yes, June 5:24 PM dito sa Japan at 4:24 naman dyan sa Pilipinas lumapag ang sinasakyang eroplano ng Pangulo kasama ang delegasyon dito sa Haneda Airport at sa pangunguna ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang una sa 5 araw na working visit ng Pangulo dito sa Japan. Bukas ang opisyal na pagsisimula ng mga schedule ng Pangulo kung saan makakaharap ng Pangulo kasama si First Lady Lisa Marcos, si Prime Minister Fumio Kishida. Bibigyan rin sila ng Imperial Audience kay Japanese Emperor. At nagkaroon nga rin tayo ng pagkakataon ang Filipino Media Delegation na on board sa plane na makapanayam ang Pangulo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kakaiba ang pagbisita niya na ito sa Japan dahil established na ang pakikipag-usap ng Pilipinas dito. Kailangan lang anyang pag-usapan ang mga proyekto ng Japan dito sa Pilipinas na naantala dahil sa pandemya. Maging itong mga bagong proyekto na ipapasok sa Pilipinas ay mapag-uusapan din dito sa pagbisita ng Pangulo. Tungkol naman dito sa posibleng pagpasok sa Japan o ng Japan na tinatawag na Reciprocal Access Agreement o RCAA, ito ay kahalintulad ng Visiting Forces Agreement o VFA. Ayon kay PBBM, hindi pa ito natatalakay at hindi pa tiyak kung mabubuksan ang paksa na ito sa bilateral meeting nila ng Japanese Prime Minister. Ukol naman sa deportation ng Japanese fugitives ay sinagot din ito ng Pangulo sa ating chance interview at sinabi niya na hindi naman ito yung pagpapakita ng goodwill sa Japan na may kaugnayan dito sa kanyang pagbisita dito sa Japan. At ito ay parang coincidence lamang dahil gumugulong na yung proseso ng batas bago pa man planuhin yung working visit dito sa Japan. At kasama sa delegasyon ng Pangulo kanina na ating nakita sa plane, ang kanyang economic managers, kabilang na sina Finance Secretary Benjamin Jokno, NEDA Director General Arsenio Balisacan, ilang miyembro rin ng gabinete na sina Special Assistant to the President Anton Lagdameo, Tourism Secretary Cristina Frasco, leaders ng both houses of Congress na sina Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Nakita rin natin kanina si Senator Mark Villar at ang kanyang ama na si Manny Villar. At tayo ay magbibigay pa ng ibang mga detalye dun sa mga naganap na ambush interview nga kay Pangulong Marcos on board ng plane. June. Mm-mm. Nel, sa Tokyo lang ba mako-confine ang mga aktibidad ng Pangulo bukas hanggang sa 5 araw niya dyan? O meron pa siyang pupuntahang mga key cities dyan sa Japan? Natanong din natin yan dun sa interview. Ano kung may pagkakataon ba na iikot siya dito sa Japan. Meron siyang ilang oras na masasabing free time. Pero hindi pa niya tiyak kung makakaikot siya. Pero karamihan kasi sa mga pulong tulad bukas, yung mga business meetings ay dito magaganap sa Tokyo. Dito lang sa nearby area dito ang mga pagpupulong at saka sa ibang mga Japanese officials, June. Kumusta ang weather dyan, Nel? Kasi alam natin, nung galing kayo sa Switzerland, tapos pumunta ng Pilipinas, pa iba-iba ng weather. Tapos ngayon, ang weather naman dyan, ano ba dyan ngayon? Winter ba dyan o fall ba dyan? Medyo malamig. Malamig yung ano dito. Nasa 9 degrees naglalaro. Pero sa Davos kasi, doon sa Switzerland, nagne-negative temperature doon. Pero dito parang dahil sa hangin, dahil dun sa mas parang mas feel mo yung lamig dito kaysa kumpara sa Switzerland dahil hindi naman masyadong mahangin doon, June. So bukas ang inaasahan na simula ng trabaho ng Pangulo diyan sa Japan. Yes, tama ka dyan, June, at patuloy tayong tututok sa magaganap nga na 5-day working visit ng Pangulo dito sa kanyang mga magaganap na mga pagpupulong
at pangarap din sa Filipino community sa huling araw niya sa Linggo dito sa Japan. Jun. Sana man isisingit yung pagkikisalamuha niya sa Filipino community. Meron bang mga events diyan kung saan siya pupunta o siya ang pupuntahan mismo nitong mga, kasi maraming Filipino rin sa Northern Japan, di ba? Nel? Yes. Tama, tama ka dyan. May venue, may exact venue talaga na pupuntahan mismo ng Pangulo. Doon na nagtitipon-tipon na yung Filipino community. Jun. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok, live na nag-uulat mula sa Tokyo, Japan.